Kaya't sa kalangitan, si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humayo at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, Hueso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanang niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Theophilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa mga pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo." Nagpabinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito'y, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea,
Sabi nila, "Bakit kayo narito at nakatangila sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita niyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos ng poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y magahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinasoob. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa trunong, banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ang tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawang tawag sa atin. Ito ay ang kalwalatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati na sa darating. Ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya sa pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, magamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa atin noong unang pagbasa ay may binanggit pong pangalan. Sinabi ho ay mahal na Teofilo. Sino ho si Teofilo? Maganda po ang tignan anong ibig sabihin po ng tangpangalan na Teofilo. Ang ibig po sabihin nito ay lover of God. Ang pangalan pong Teofilo ay ibig sabihin lover of God. At sa panahon ngayon, hindi lang po tao ang pangalang Teofilo, kung hindi ho tayong lahat si Teofilo, nagmamahal sa Diyos. Palakpak nga ho ang nagmamahal sa Diyos. Ang hindi po malakpak, hindi nagmamahal sa Diyos. At bilang nagmamahal sa Diyos, tayo ho ay nakikinig sa Kanyang salita. Hindi ho ba ang ating pagmamahal sa Diyos ay naipapakita natin sa pakikinig sa Kanyang salita? At binibigyan din tayo ng misyon bilang mga Kristiyano na maging saksi ho tayo ni Jesus sa lahat. Maging saksi ho. At magandang paanyaya sa atin at hamon ho ito na bilang mga nagmamahal sa Diyos, tayo din po ay nangangako at nagsusumikap na maging saksi ho ni Jesus sa lahat. At paano ba natin gagawin? No? Ito po ang laging magandang tanong. Lagi tayo sinasabihan, maging saksi tayo ni Jesus sa sanlibutan. Maging larawan tayo ng Diyos, pero paano? Hayaan niyo po na magbigay ako ng kaunting pamamaraan. Pwede niyo hong dagdagan din sa inyong pagninilay. Paano na tayo magiging saksi ho ni Jesus? Iniisip po agad kasi natin na pag tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos, pupunta ka pa sa malayong lugar. Pero wag na po tayong lumayo. Kahit sa iyong sariling pamilya, pwede mo na hong ipahayag ang salita ng Diyos. Nagiging saksi ka na ng Jesus kung ikaw ay magulang at pinapahayag mo ang mabuting balita sa iyong anak. Tinuturuan ng mabuti at tinuturuan ko sino si Jesus. Kaya nga ho, sa totoo lang, nakakatuwa po na makakita ng mga pamilya ho na sabay-sabay nagsisimba at sabay-sabay ho nagdadasal. Naalala ko po, no, nung may nakita po kung isang tatay, bitbit po ang kanyang anak. At nung pagkasabi ko po ng sa ngalan ng Ama, magkatanda ng krus na ho ako, kinuha ng tatay yung kanang kamay ng bata at ginabayan patungo sa noo. Kaya pag ganun ko, yung tatay hinawakan din yung kamay ng bata. Sa ngalan ng Ama, hawak-hawak yung kamay ng bata. Nilagay sa noo, sa anak, sa baba din, Espiritu Santo.
Yung kamay ng tatay ang naging gabay ng bata sa pag-antanda ng krus. At hindi ba't ito'y misyon ng bawat magulang na ang pananampalataya na ating sinasampalatayanan ay ibahagi at ipasaho sa mga bata. Kayo po ang unang mga witnesses of faith ng inyong mga anak. Kaya po, be a witness of Christ sa kanila. Maging tandaho at larawan ni Jesus sa kanila. Na pag kayo ang makikita nila, hindi na mukha mo ang maaaninagan. Kung hindi, tuwing ikaw ang nakikita, ang naalala ay ang larawan ni Jesus. Dahil sa pamumuhay mo, pinaaninag mo ang larawan at muka ni Jesus. Sa pagiging malasakit, kuyari kayo may asawa. Sa pagiging tapat na asawa, doon ka din nagiging saksi ng pagmamahal ni Jesus. Sa iyong pagtrato, sa iyong mga kamag-anak at kasama sa bahay, doon ho tayo nagiging larawan ng mukha ni Jesus. Sa mga nagtatrabaho at nag-aaral, ang iyong pag-aaral ho ay ang iyong misyon. Doon ka po tinatawag ni Jesus kung ikaw estudyante para maging saksi niya. Kaya ho, kung papasok ka, pumasok ka. Huwag kang magkating. Ihingi ng baon, tapos hindi papasok. Ay, huwag ho ganoon. Hindi tayo nagiging larawan at saksi ni Jesus kung ganyan ang ginagawa natin. Kung hindi nag-aaral at puro laro na lang, hindi tayo nagiging saksi ni Jesus. Ang paanyaya sa atin ni Jesus, kung ikaw ay mag-aaral at estudyante, mag-aral ng mabuti. Magsumikap. Alam ko, hindi madali. Pero sa kabila ng mga hamon, kung magpupursige tayo, magtatagumpay tayo. Ang taong nagtatagumpay ay ang taong hindi ho sumusuko sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Kaya ho, no, bagamat mahirap at hindi madali ang mag-aral, pero sa iyong pagsisikap, dun ka nagiging larawan at saksi ni Jesus. Kung ikay nagtatrabaho, sa iyong pagiging tapat sa iyong trabaho, sa paghahanap buhay ng mabuti, dun ka nagiging larawan at saksi ni Jesus. Kaya ho, sana hindi lang sa pamamagitan ng salita, tayo nagiging saksi ni Jesus. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, sa ating pamumuhay, sa ating pakikitungo sa kapwa natin, hindi lang yung kung sino lang yung gusto kong pakitunguhan sila lang. Christianity is not exclusive na kami-kami lang. But Christianity is inclusive. Handa hong yumakap sa lahat. Hindi lang po yung kung sino lang yung gusto natin. Kaya po no, sa ating pakikitungo, sa atin pong pagmamalasakit sa kapwa natin, doon ay kita at umaaninag ang pagmamahal ho ni Jesus. Sabi po ni San Pablo ika-anim, Pope Paul VI, sabi niya, the world is not in need of teachers, but the world right now is in need of witnesses. Not people who just share the faith, but people who live the faith. At ito po yung best way of communicating po natin o pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat. Hindi lang po sa mga salita, bagamat mahalaga din po. Pero pinakamahalaga ho,
kung paano natin sinasabuhay ang pananampalataya natin. Nagiging attractive po ang buhay at pagsunod kay Jesus kung hindi lang sa pagpapahayag, kung hindi pati na rin sa pagsasabuhay, sinusunod natin si Jesus. Kaya ho sa Ebanghelyo, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa lahat ang ipinag-utos ko sa inyo. At ang pagsunod natin sa utos ng Diyos sa ating buhay at pamumuhay, tayo po ay nagiging saksi ni Jesus ngayon. Kaya po, maging paalala po sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po ay bilang nagmamahal sa Diyos. Tinatawag po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na maging saksi niya, hindi lamang po sa ating pananalita, kung hindi ang pinakamahalaga sa ating pamumuhay at pagmamahalan bilang mga Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pagakyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't makatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo na makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayan ng umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabang sa kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maghatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi na
umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Bumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, tayo'y sumigaw sa galak kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kahalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumingkap, akundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain nang may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan na tapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling. Bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel, siya ang tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapaspasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagkaluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya.
Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Ang po'y umakyat sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. O Diyos, ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang po'y umakyat sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Pag-ibig mong walang mali,
kapangyarihan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay tinanghal. At dito naman sa daigdig ay ang iyong kapurian. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. O Diyos, ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communications, pang-archdiocesan at pambansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Pinampaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
pagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, pag ipagkaloob nawa niyang siya'y magpakita sa inyo nang may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa iyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.